Yani. Salamat sa Diyos na nandito tayo muli upang mag-aral ng salita niya. Again, happy Lord's Day sa bawat isa. Tayo ay tinipon ng Diyos hindi lamang para makinig ng salita, ngunit para mabago mga puso natin. Ang katabi mo ngayon ay hindi gabi. Tandaan mo yung katabi mo, hindi gabi yan. Nababasa yan, tumatalab. Hindi dahil sa kanyang pagiging absorbent, ngunit dahil ang salita ng Diyos ay mahigit pa sa isang tabak na magkabilay talim. Ito'y buhay at aktibo na kumikilo sa atin. Kaya po ngayong hapong ito, pag-aaralan natin ang another topic na naka-series break pa rin po tayo. At ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Turning from Sin, Returning to God. Turning from sin, returning to God. Pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Panginoong Diyos. Ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa aklat ng Zechariah chapter 1 verses 1 to 6. Inanyayang po lahat ay tumayo at ating pong babasahin ang salita ng Diyos. Again, it's in Zechariah chapter 1 verse 1 to 6. Babasahin ko po sa English Standard Version. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ito ang salita ng Diyos. Verse 1. In the eighth month, in the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah, the son of Berechiah, son of Iddo, saying, "The Lord was very angry with your fathers. Therefore, say to them, thus declares the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. Do not be like your fathers, to whom the former prophets cried out. Thus says the Lord of hosts, return from your evil ways and from your evil deeds, but they did not hear or pay attention to me, declares the Lord. Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But my words and my statutes, which I commanded my servants, the prophets, did they not overtake your fathers? So they repented and said, as the Lord of hosts purpose to deal with us for our ways and deeds, so has He dealt with us." Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Ang aklat po nito ay pang labing isang aklat ng mga minor prophets sa 38 book sa Old Testament at sa kabuuan, pang 38 book ito, at makita natin na sa Book of Zechariah, nakapangalan ito mismo sa nagsulat, which is Prophet Zechariah. So Zechariah is a minor prophet. And Zechariah is not only a prophet, he's also a priest. At ito po ay kanyang ginampanan habang sila ay nasa exile, ang Israel, sa Babylon. And he later came to Jerusalem as in the times of Haggai, nung unang pagbabalik, because they were exiles, sa madaling salita, nasakop sila ng Babylonia, sila dinala sa Babylon, tinanggal sila sa Jerusalem, at yung mga Israelita na ito ay nanumbalik, bumalik po sa Israel. At sa first return sa Israel, kasama po si Prophet Zechariah. Si Zechariah po ay kagaya ni Propeta Haggai, sila po yung naglalayon na mag tipon-tipon ulit ng mga Israelita upang itaguyod muli ang walls of Jerusalem. Maibalik ulit ang temple ng Jerusalem upang manambahan sa Panginoong Diyos. At makita po natin sa aklat na ito na nag-comply ang mga Israelita at nakumpleto po no yung pagkaka-rebuild ng temple eventually. So sa pagkakasulat po ng aklat ng Zechariah, may kita natin dito yung mga ilang mga puntos. Una, makikita natin yung call to repentance ni Zechariah sa bansang Israel. Since they were judged by God, they were taken out of Jerusalem, and they were exiled in Babylon, that was a judgment of God to them.
But the Lord has been faithful in preserving them, and eventually they were called out to repent, to return to God. So symbolic yung pagbalik ng mga Israelita from Babylon. Pag sinabi kasing Babylon, yun yung kamunduhan, yung kasalanan, yung kaaway ng Diyos na bansa. Yung pagtalikod nila sa Babylon is signifying their repentance, their turning from sin and coming back to God. So, ang call to repentance ay yung text po natin ngayon na binabasa natin na si Zechariah po ay nagbibigay ng mga prophetic utterances coming from God na hinihikayat ang bansang Israel na magsisi, na tumalima at magbago at bumalik sa Panginoong Diyos. Ito rin pong aklat na ito ay pagpapakita ng mga visions, series of visions patungkol sa mangyayari sa hinaharap sa bansang Israel at sa pagdating ng Mesiyas eventually. Na sa pag-aaral din po sa aklat ng Zechariah, may kita rin natin na sinasalamin din ito yung maraming mga quotation in the New Testament in the time of Christ in his ministry patungkol sa reference niya kay Zechariah at sa mga minor prophets gaya niya. So, sa pag-aaralan po natin ngayon, nais kong makita natin sa titulo pa lang na ang idea nito ay repentance. Ang idea is returning to God. Na marapat lamang po na tignan natin ang kinalalagyan ng mga Israelita nung panahon na sila ay tumalikod at nanumbalik sa Diyos at kung anong magiging implikasyon nito sa atin ngayon, sa panahon natin. Bago ko po tuluyang ipahayag ilatag sa atin kung ano nangyari sa buhay ng mga Israelita sa panahon ni Prophet Zechariah, gusto ko munang bigyan kayo ng isang maikling kwento patungkol sa isang tao na kinasusuklaman ng maraming tao, ng maraming pamilya na biktima niya dahil sa kanyang kasamaan. Siya ay isang Amerikano na naging serial killer, siya ay mamamatay tao, and he's also a sex offender. Siya ay namomolest siya, nang re-rape. At ang kanyang mga biktima ay karamihan mga batang lalaki, mahigit 17 na kalalakihan, ng mga batang kalalakihan na kanyang mga biktima, bukod pa siguro doon sa mga hindi na nabalita o hindi na nahanap. At ang ginagawa po niya ay hindi lamang sila minomolest siya, sila ay pinapatay, and then eventually kinakain po niya itong mga taong itong biktima niya. So he is a cannibal. At ang kanyang pinanggagalingan ay siya ay isang lumaki na normal na bata. Ang kanyang magulang ay kumpleto naman, may nanay at tatay siya, and modest yung family, maganda ang background, at siya ay wala naman siyang experience na abuse or kung ano mang untoward incident para mangyari sa kanya yung mga ginawa niya. So sa mga hindi po nakakaalam, itong tao pong ito, ang pangalan niya ay si Jeffrey Dahmer. Isa po siya sa pinakasikat na serial killer na kinamuhian ng maraming tao. Kaya ako siya binabanggit ngayon at kung ang pagsikat niya ay hindi lamang dahil marami siyang pinatay at hindi lang dahil sa brutal na pagpatay niya at sa pati sa cannibalism niya, ngunit may kakaibang pangyayari sa buhay ni Jeffrey Dahmer. Because Jeffrey Dahmer, when he was convicted of his crime, he met the Lord in prison. Siya ay nakakilala sa Diyos, apparently. Sabi ng minister na nag-minister sa kanya, ay nakakilala siya sa Panginoon. Siya po ay nahatulan ng guilty at hindi siya baliw. He is sane. Sabihin, hindi siya nag-plead to insanity. Aware siya sa ginagawa niya. At in fact, sa kanyang awareness, siya pa nga ay naturingan na genius. At karamihan ng mga serial killer sa Amerika ay mga genius, matatalino. Mataas ang kanyang IQ. At dahil po dyan, nakita ng judge na alam niya yung ginagawa niya. Hindi siya baliw para maabsuelto sa kanyang mga kasalanan. And in fact, he was sentenced to 16 lifetimes in jail. So kung ang lifetime natin, sabihin natin, 100 years, edi times 16.
1600. No? Tagal na niyang mabubulok sa kulungan. Sa madaling salita, reclusion perpetua or habang buhay ng pagkakakulong. Maring sabihin natin na, ba't ganun lang? Habang buhay na ka pagkakakulong, ba't hindi ka matayan? Pero makita natin sa buhay niya, mga kapatid, nakilala niya ang Diyos. Yung isang minister na nagangalang Radcliffe, sinabi niya sa kanyang sinulat na libro, he became convinced of Dahmer's sincerity during 7 months of prison visits. Sa loob ng 7 buwan, binibisita siya ng pastor na ito, ng ministro na ito, at siya'y sineshare ng gospel. I feel very, very bad about the crimes I've committed, says Dahmer. Sabi ni Dahmer, in fact, I think I should have been put to death by the state for what I did. Sabi niya, dapat nga, binitay na ako sa aking mga kasalanan. And then, no, after niyang sinabi yun sa kay Radcliffe, eventually, pinatay siya ng kanyang fellow inmate. Yung kanyang kasama, kakosa, kasama sa selda, pinatay siya. In-interview yung kasama niya sa selda, tinanong, ba't mo siya pinatay? Ang dahilan, sabi ng Diyos, patayin ko siya. What happened to Jeffrey Dahmer was inevitable. Mangyayari at mangyayari. Hindi ako para maniwala na sinabi talaga ng Diyos na patayin siya, pero yun yung consequence ng kanyang sins. Question now, is he in heaven? Sabi ni Radcliffe, kung siya ay nasa langit, parang ayoko pumunta doon dahil sa mga kasalanan ginawa niya. Ayoko siyang kasama sa langit. And it is a very controversial story kasi marami nagsasabi, hindi siya talaga Kristiyano. Hindi sila makapaniwala. Isipin mo, matay tao ng rape, ng molest siya ng mga bata, kinain pa niya. Matindi. It's a very gruesome crime na kinumit niya. But if we would be honest with our belief, Jeffrey Dahmer, as mentioned by the witnesses, he turned to Christ. He was baptized in prison. Yung kanyang baptism, sabi, ay tinatanong niya, paano ba natin gagawin to? No, so hindi niya ayaw niya actually publicize yung kanyang conversion or ano. Pero sa mga interviews niya, maraming footages na pag nilalabas sa media, hindi binabanggit pag nagsasalita siya tungkol sa faith. May mga ilan lamang na lumabas. I get to watch some of those. And up to this moment, nag-iisip pa rin ako, is he really in heaven? But again, if I'll be honest with how our faith works, we are saved by grace through faith. It is a gift, not by works so that no one can boast. So Jeffrey Dahmer, if he did turn to Christ, he was killed physically. But if he has placed his faith in Christ, he's in heaven. That's how it goes. Namuhay siya ng kapalaluan sa kanyang buong buhay. And one day, God gave him grace and mercy and he turned to Christ. That's how it goes. It's all about grace. Now, the Israelites were pleaded by Zechariah to return to God before the coming judgment. Eventually, may mas matinding judgment ang bibigay ang Diyos sa Israel. God's wrath is looming against Jeffrey Dahmer during his life of evil and rebellion against God. So, same goes against Israel. The wrath of God was looming against the nation of Israel. But here's the truth. God gave grace to both. Nagbigay ng biyaya para sa parehas. Tignan po natin ang kalalagayan ng mga Israelita nung panahon niya. Nung panahon ni Zechariah. May binanggit po sa ating text, balikan po natin. Sabi po dito sa verse 2, the Lord was very angry with their fathers. Therefore, say to them, thus declares the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts. The Lord is angry with your fathers. Hindi dito binanggit that the Lord is angry at you. Tinutukoy yung kasalanan ng kanyang nilang mga ninuno. Bakit po? The generation that was coming out of Babylon
Ito na yung generation, parang generation na tumawid ng Jordan River kasama ni Joshua. At sabi sa Biblia, you will not count the sins of the father against their sons. Pero gusto kong makita natin dito, yung call ng repentance, yung sin ng kanilang mga magulang, eh, binayaan sila ng Diyos na marinig nila yung call ng repentance in their lifetime. The first call of Haggai was to rebuild the temple, to rebuild the walls of Jerusalem. That was the first call. At kung hindi dumating si Zechariah bilang prophet because they were contemporaries, parang dalawang buwan lamang nakalipas na nag-declare si Haggai na mag-return sa Panginoon and build the temple and build the walls, eh, doon naman nag-declare rin ng prophecy si Zechariah. We would think that God only care about the walls. God only care about the temple. But no, God cares for His people. He sent this prophet, a prophet who professed the very clear calling of God to repentance. So ano bang sitwasyon ng mga tatay, mga magulang nila nung panahon na yun? What were the sins of the fathers? First, makita natin po dito sa binasa natin, sabi dito sa verse 4, do not be like your fathers to whom the former prophets cried out. Thus says the Lord of hosts. Huwag kayong tumulad sa mga magulang nyo na yung mga dating mga propeta ay sumigaw. At ano yung sinisigaw nila? Return from your evil ways and from your evil deeds. What was the reference of that? Bigyan ko po kayo ng dalawang reference. The first one was the rebellion since the time of Moses. And the second, well, this is just one count, no? The rebellion since the time of Moses and their murmuring. It can be found in Exodus chapter 17, verses 3 to 4. Ito yung nadaanan natin ng mga nakaraang panahon, nakaraang pag-aaral natin. Nakita po natin dito na sa kanila pong pagre-rebelde, sila po ay umaksyon laban sa propeta ng Diyos. Tignan po natin sa Exodus chapter 17 verses 3 to 4. But the people thirsted there for water. Ito yung panahon na ang Israel ay kalalabas lamang ng Ehipto at sila'y nauuhaw. Instead of asking God for water, they murmured. They rebelled against God. And the people grumbled against Moses and said, kanino sila nag-grumble? Kanino sila nagsalita laban? Kay Moses. But we must remember that Moses was a prophet from God. At ito yung sinasabi, these are the prophets that were crying out, one of which is Moses. He was crying out. Sabi nila kay Moses, why did you bring us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Bakit mo kami nilabas sa Egypto? Para patayin lang kami ang aming mga anak at ang aming mga alaga sa uhaw? Di ba napaka-sarcastic, napaka-mapangahas na pagsalitaan mo yung propeta ng Diyos? So verse 4, baka isipin nyo kasi murmuring lang naman yan. Hindi naman ganun kalala yung problema eh. Paano naging rebellion? They were rebelling against the prophet of God in whom God has appointed to speak in behalf of Him. Therefore, in effect, nagre-rebelde sila laban sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Pero mas matindi dito yung revelation na sinabi ni Moses kung anong attitude ng murmuring and grumbling nila towards Him. Verse 4, so Moses cried to the Lord. This is the cry of the prophet. What shall I do with these people? They're almost ready to stone me. Hindi lang ito hostility ng pagmumurmur. But there's a physical threat of harm. That was the problem of the fathers. Second, idolatry. In Hosea, it was revealed here, Hosea 11, verses 1 to 2. Sabi po dito, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son.
out of Egypt, Exodus, tinawag niya ang kanyang anak. Verse 2, the more they were called, the more they went away. Habang sila'y tinatawag, nililingap, lalo silang umalis, lumalayo. They kept sacrificing to Baals and burning offerings to idols. Instead of coming close to God, they were going their way and rebelling through idolatry. So the problem here is not only rebellion, not only murmuring, but also idolatry. Habang sila'y tinatawag, lalo silang sumasamba sa imang Diyos-Diyosan. At this is Hosea. This is many years after Moses. And the reference is from the time of Moses hanggang sa mga bagong propeta. And this is the sad part. One of the sad parts ng kanilang mga magulang. They didn't only rebelled against Moses and only murmur against Moses. They didn't only committed idolatry against God, but they murdered their prophets. Pinatay nila ang mga propeta. Diba si Moses, pupukulin na ako na itong mga ito ng bato. Eventually, they really killed these prophets. And who was killed? The very prophet who wrote this book. In Matthew 23 to verse 35, in the New Testament, sabi po dito, so that on you may come all the righteous blood shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the sanctuary and the altar. Pinag-aralan kung sino tong Zechariah na ba ito, kasi maraming Zechariah na banggit sa Bible. In fact, sa New Testament, yung Zechariah, na tatay ni John the Baptist, siya ba yun? No. Marami. Kung paano maraming pangalan na Jesus, Joshua, Miriam, Mary, ganun din. Pero nakita nila sa pag-aaral na yung Zechariah na binamagat sa Matthew is the same prophet who said, repent, turn to God. He did not return. In fact, nung nabuild na yung temple, dun pa siya pinatay. Sabi, whom you murdered between the sanctuary and the altar. Dun siya pinatay. So, grabing asunto. Si Zechariah na to, tumawid yung kasalanan from the forefathers to the next generation. This is really sad. So, tignan natin kung gaano kalalim yung hukay na kinalalagyan ng mga Israelita. At the time, nung sinulat ito, nung hinayag ito ng Panginoong Diyos sa pamagitan ni Zechariah, the deep hole of the Israelites at the time where they were, number one, they were in captivity. Captive sila ng Babylon. Kahit papunta sila ng Israel, they're subjects to King Darius. Wala silang kalayaan. Second, their walls are torn down. Wala silang protection. Third, they're poor. They don't have any money to rebuild their family. But the worst problem that they're in is they too are rebellious. Sila mismo, yung generation nila ay rebelled rin. And from the time of these prophets up to the time of John the Baptist, the last of the Old Testament prophets, the call to repentance remained the same. Return to God. Turn from sin. Just like your father. Don't be like your fathers. Basahin po natin, sabi sa verse 2, the Lord was very angry with your fathers. Galit ang Diyos sa inyong mga magulang. Therefore, say to them, thus declares the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts. Manumbalik kayo sa akin and I will return to you. Babalik ako sa inyo. I will return to you. Says the Lord of hosts, do not be like your fathers. That's a warning. Huwag yung gayahin yung mga magulang nyo. Don't kill my prophets. Listen to them instead of killing them. To whom the former prophets cried out, thus says the Lord of hosts, return from your evil ways, from your evil deeds. But they did not hear or pay attention to me, declares the Lord. Your fathers, where are they? Tinanong sila, nasaan yung mga magulang nyo na magagaling? They're all dead. They're gone. The prophets? Do they live forever? That question
is an indictment against them because they're the ones, their fathers and themselves, killed the prophets. Namatay sila, they didn't live forever. Pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, number, verse 6. But my words and my statutes, which I commanded my servants and prophets, did they not overtake your fathers? Lahat ng mensahe ng aking mga batas, ng aking mga salita, na aking binigay sa aking mga lingkod at mga propeta, hindi ba't naungusan pa nito ang buhay ng inyong mga ama? So they repented and said, as the Lord of hosts purposed to deal with us for our ways and deeds, so has he dealt with us. So they repented. Nagsisi sila. Parang repentance lang nangyari sa Nineveh for a while. Bakit? Because there's a greater repentance that needs to be done. Yung repentance na hindi gawa ng tao. The repentance that is gifted towards those whom God has chosen. Because hanggang sa New Testament, makita po natin anong response nitong mga taong ito. Eventually, they all return to Jerusalem. Tama ba? Kaya nga, si Christ ay pinanganak sa Bethlehem. Nakabalik sila. Pero makita natin, hindi doon natapos. What was their response to Zechariah's call to repentance? Hindi po masusulat yung binasa natin kanina sa Matthew 23:35 uttered by Christ himself kung sila'y nagsisi ng tuluyan. Hindi makakrucify si Christ kung talagang nanampalataya sila. Pero pagpapakita lamang ito na sa sarili niyong paraan, sa sarili niyong kakayahan, hindi niyo kayang lumapit sa Diyos. Hindi niyo kayang magsisi ng totohanan, ng tuwiran. Wala tayong kakayanan lumapit sa Kanya sa saganang atin. Pagbabayaran natin ang ating mga kasalanan. In modern times, sa panahon natin ngayon, maring sabihin natin, eh, itong mga nangyari sa buhay ko ngayon, eh, epekto lang ito ng kasalanan ng magulang ko. Eh. Kasing magulang ko, ganito. Ganun yan. Masama sila. Sila yung makasalanan. Maring nakurta na sa isipan natin na ito na yon. We're suffering the consequences of our fathers. But let me tell you this, that call for repentance is the call of hope of the gospel. That we, as people of God, binigyan tayo ng biyaya ng Diyos na lumapit sa Kanya. Binigyan niya tayo ng pag-asa na kung anuman ang mangyari sa ating mga buhay, hindi niya tayo itatakwil kung tayo manunumbalik sa Kanya. Kaya mga magulang at mga kapatid, gusto kong makita natin yung katotohanan din. Na sa ating paghahanap ng ating o sa ating paglapit sa Diyos. As we continue to seek the Lord, parang iniisip natin ang sitwasyon natin ngayon ay wala nang pwedeng pang i-improve ang buhay natin. Let me tell you this, brothers and sisters. Our sanctification is progressive. Ang ating pagbabago, ang ating ang pagliligtas sa atin ng Diyos, ang pagpapabanal sa atin ng Diyos ay nagpo-progreso. Ganon din ang pag-deal natin sa ating mga kasalanan. And every day we are called to repentance. Come back to God. Return to Him. Listen to Him. So this afternoon, brothers and sisters, to return to God is to turn back. Turn our back from sin. Only those who belong to God can return to Him. Ulitin ko po, to return to God is to turn our back from sin. Away from sin, and only those who belong to God can return to Him. Hindi ka makakabalik sa hindi mo pinanggalingan. Wala kang babalikan. Kaya itong pagkakatawag na ito ay para sa mga hinirang ng Diyos. Kung sinasabi mo ikay isang mananampalataya, meron kang kasalanan ngayon, meron kang panghihina ngayon, meron kang nilalabanan ng mga bagay na nagpapabagsak sa espiritual na buhay, the call still remains. Return to me. Return to me. Manumbalik ka sa akin. So how do we understand this? This is a call to repentance, brothers and sisters.
matatapos ng taon na ito, makokovenant ang CRO, magiging ganap na iglesia. But it doesn't make us, it doesn't solve our problems. Parang pag-aasawa lang yan. Pag nag-asawa ka, it doesn't solve your problem. In fact, mas dadami pa nga. Hindi yung asawa may problema mo, ha? Mas dadami yung challenges. At bago tayo matawag na isang ganap na iglesia, this is the call of God. Maaring sa ating proseso ng covenanting, we've already placed our confidence in being a church, not being a child of God personally. At tumatawag ang Diyos sa mga puso natin ngayon, siya'y kumakatok sa ating mga isipan at mga puso. Hindi lang pala kumakatok, kinakalug niya ang ating mga kaloob-looban. Na makita natin na dapat tayong manumbalik. The point this afternoon is the call of God to return to Him is not a suggestion. Hindi ito isang suggestion. Hindi niya ito sinasabi na manumbalik ka kung trip mo, kung gusto mo lang, kung okay lang sa'yo, kung hindi sinasabi ng Diyos na kung kailan ka lang conforme o kung kailan ano sa'yo, hindi naman hassle. No. It is a command. Like the command of Christ for us to abide in Him. The command in the Old Testament to the Israelites is to return to Him. Bumalik kayo sa akin. Ngayon naman, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang isang maging ganap na iglesia, if we say that we are in Christ, if we say that we are connected to the vine and we are His branches, if we say that we listen to Him, we obey Him, the challenge now is not only to return to Him, but to abide in Him. Manampalataya tayo at kumapit sa Kanya, mga kapatid. Again, the call of God to return to Him is not a suggestion, but a command, like the command of Christ for us to abide in Him. So how do we return to God? We must be aware of how far we have fallen. Kaya nire-remind ni Zechariah, yung mga Israelita, kasi baring sabihin nila, ay, hindi naman namin kasalanan yun, hindi naman namin alam yun eh. No, look back at what your fathers did. Tayo, hindi naman tayo sa elita, literal, we're the spiritual Israelites, look how far you've fallen. Tignan mo kung saan ka nang galing dati. So what must we do? We must humble ourselves before God. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Huwag nating isipin na hindi, okay naman ako, malakas ako eh. Okay pa ako, wala naman akong problema sa spiritual life ko. In fact, dami ko ng progress sa aking spiritual life. Lumalago naman ako. O, covenant na nga yung church namin eh. No. We must turn our back from sin. And that sin, number one, is a sin of pride. Yun ang nagpe-prevent sa atin in the turning to Him. Yung ating mga kayabangan. Baka tingin natin sa sarili natin eh, mas mabait kaysa sa ating kapatid. Baka tingin natin sa ating mga sarili eh, mas mabuti kaysa sa kasalanan na kinokomit ng ibang tao dahil hindi yun ang kasalanan na kinokomit natin. We must be awakened by this call of repentance. We must turn our back from our own sin. Yung kasalanan mo. Lest we feel we are more righteous than the other. We must humble before God. So as we conclude, turning from sin starts with the recognition of our own sinfulness. Our own sinfulness. Kapatid, may kasalanan kang iniingatan ngayon. Kapatid, meron kang kasalanan na hirap kang bitawan. Isuko mo sa Diyos yan. Labanan mo yung kasalanan na yan. Turning to Christ is realizing and believing how gracious He is. If we're turning away from sin, if we will turn our back from our sin, then let's point our faces towards Christ and recognize kung gaano siya ka-gracious. Hindi niya tayo tinataboy, mga anak niya tayo. Kaya lumapit tayo sa Kanya. Huwag tayong magmatigas. Huwag nating isipin na walang pag-asa sa Diyos, na hindi nating kayang mapagtagumpayan ang kasalanan, na matay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, just for that. To free us from our sins. So believers, listen, obey the word of God, not like the forefathers of the Israelites. Sundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let's take responsibility of our own sin. Deal with it. Deal with it.
And remember the cross, the grace of God. Remember that He can restore. Unbelievers, na nakarinig dito, sa mga hindi pa nakasampalataya kay Kristo, nakala mo ligtas ka na, pero hindi pa pala, dahil ikay namumuhay sa kasalanan. Repent of your sin. God is angry towards sin and the sinner. And His anger, He will destroy both the sin and the sinner. And I'm pleading towards everyone na hindi nananampalataya sa kay Kristo, sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ngunit nananampalataya sa kanyang sariling kabaitan, sa kanyang sariling gawa. Nagsisimba ako, mabait ako, ulira akong anak, ulira akong ama, ulira akong asawa. Hindi na magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay ang pananampalatayan natin na tayo ay makasalanan at ang Diyos na banal ay nagbigay, nagsugo ng kanyang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Manampalataya tayo sa kanyang anak na si Kristo Jesus. At tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa oras na ito. Na patuloy mo kaming kinakausap, patuloy mo kaming binabago, O Diyos. Ang pagtawag mo sa repentance, sa pagbabagong buhay, sa pagtalikod sa kasalanan, sa panahon pa lamang ng mga propeta at mga Israelita, hindi nagbago, O Diyos. It's the same call to repentance, it's the same call to return to You, manumbalik sa Iyo. Kaya dalangin namin, Panginoon, lead us back to You, O Lord, sa pamamagitan ng Iyong salita. Hindi man namin pansin na napakalayo na pala namin. Hindi man namin pansin na kami po'y unti-unting lumalayo, lumulubog, Lord. Gisingin mo ang aming mga diwa. Pakita mo sa amin kung gaano kalala ang aming sitwasyon upang makita rin namin kung gaano kalawak ang biyaya mo na magliligtas sa amin. Salamat, O Diyos, sa Iyong biyaya at habag. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.